Yo, good morning mga chief. Today is December 25 and it's Christmas Day. Merry Christmas sa inyo lahat. Pero bakit ganon? Kung kailan Christmas Day, tsaka umuulan. Pero alam ko kasi merong bagyo sa may Visayas Park. So, sad ng Christmas nila, no? May bagyo sa lugar nila. So, parang nakita ko sa news na may bagyo nga sa kanila. Yung Christmas gift ng iba, syempre, is para sa ikabubuti ng kanilang lugar. Sign naman sa isang special day ng taon is umuulan, di ba? Hindi sila mapag-celebrate dahil nga sa ulan. So, sana maging okay kayo dyan sa Visayas Park. Well, anyway, gamit ko si Raider 150 ngayon kasi nakita ko nga kanina na medyo umuulan pagising ko kanina ng umaga. Then, may hindi pa kasi ako natetesting dito sa Raider 150 natin. Gusto ko matesting yung kapit ng stock tires niya. Ayaw ko lang disubukan yung ano, yung di ba kalimitan na tinetesting sa mga ganyan, yung sa mga basa na kalsada is kung kakapit ba talaga siya kung habang nananakbo ka tapos bigla kang pepreno, di ba? Yung mga bigla ang preno. So, ayaw ko na yung testing yon dahil Christmas na Christmas, baka mga one time tayo eh. Ito yung experience ko ngayon habang nananakbo lang ako. Makapit naman siya. Wala naman ako nararamdaman ng pagdulas, pero ayoko na rin i-testing na iwigil-wigil siya kasi baka mga one time tayo eh. So ayoko na rin i-testing yung biglang preno. Kaso Christmas sa Christmas mapuputikan yung Raider natin. Tinaas ko pa naman. Hindi ko lang di alam sa likuan na mabilis. Syempre risky na masyado yun kung magmamabilis ka sa likuan tapos basahin yung kalsada. Iikot lang ako dito. Christmas na Christmas, umuulan. May gusto lang din ako sabihin yung bad habit ko dito sa Raider nung una ha. Nung mga una ko siyang ginagawa, pero base sa mga sabi ng mga tropa na naka-Raider din, huwag ko daw ugaliin yung bad habit dito sa Raider 150 or sa kahit na anong D-clutch na motor. Yung sinasabi ko na habit ko is, for example, nakaganyan ako. Bumirit akong ganyan. Tapos magpi-freewheel akong ganyan. Magpi-freewheel ako ng ganyan, mabilis ako. Tapos ang ginagawa ko is kumakapit ako sa clutch, pinipiga ko siya. Which is matagal ako nasanay sa ganyan. Akala ko okay lang na parang naka-freewheel yung pakiramdam mo. 'Di ba? Which is sabi ng kaibigan ko is wag daw. Kasi kung patuloy ka daw na pipiga sa clutch mo habang mabilis yung takbo mo tapos naka free will ka, kung iniisip mo na tama yon is itigil mo na. Kasi ang problema daw doon ay kung talaga nakabirit kang ganyan tapos nag free will ka, ang tendency ay masusunog yung clutch lining mo. Yon, so ayun daw, nasanay lang ako, bad habit yan, iwasan yon para iwas sa sunog ng clutch lining, para hindi rin kayo masyadong magpalit ng clutch lining. Pero gagawin nyo na lang siguro yon kung siguro yung tingin na tingin nyo is malapit nang mamatay yung makina nyo, na nasa primera na kayo, gagawin nyo yan. Pero kung higher gear kayo tapos nakaganyan, hayaan nyo na lang din, huwag nyo nang pigain yung clutch nyo. Kasi ako talaga nasanay ako na pinipiga yung clutch ko eh. Much better na gamitin nyo na lang yung clutch nyo kung magsishift kayo ng gear, or pag malapit na kayo mamatayan lalo na sa trafikan. Siyempre, hindi na yung maiiwasan. Naiisip ko kasi dati na ano eh, na ganun yung tamang way para pagka nag-freewheel ka. Kasi mararamdaman nyo yun eh. Diba, pagka nakaganyan ka, ramdam nyo yung makina ganyan tunog. Tapos, pag ginano mo, alam yung parang kalmado lang yung makina pagka nakapiga ka sa clutch, kahit nakamabilis yung takbo mo. Eto, tingin natin. Ayan no, pag nakaganyan ka guys, ramdam mo yung umiikot pa yung makina. Pero pag nakaganto ka, alam mo yung parang naka-free will ka. Ayan, ganyan yung ginagawa ko dati oh. Mabilis pa yung takbo ko.
Tapos lagi ako nakapiga sa clutch. So wag daw. Kaya na nakaganyan, nagre-ready ka para mag-shift ng gear. Nakapatong yung kamay mo dito sa may clutch. Nakaabang na siya. Wag daw kasi may tension pa rin yun. Kahit na nakaabang yung kamay mo, nakapatong, may tension pa rin, ha? May cost pa rin yun sa clutch lining. So wag mong gagawin yan. Ganyan na lang din. Mas mabuti kung nakaganyan ka na lang din. Tapos tsaka mo na lang siya yan, mabilisan lang na shift. Ganun lang din. Huwag mo nang gagawin yung nakaabang ka lagi dito. Dahil may tension pa rin yan sa clutch mo, mas maigay kung magpapalit ka na lang ng shift tsaka mo siya hawakan. Ayun lang, ayun lang sa perspective ko, ha. Hindi po masyadong marunong sa mga ganyan, sa mga piyesa-piyesa or makina-makina. Sinasabi lang ng mga tropa ko, nanghihingi lang din ako sa kanila ng tips. So base doon sa mga napanood nila, yung habit ko nga daw is ganun. So wali daw, wag ko daw ulitin, wag ko daw gawin lagi. Although masusunog at mapuputpud na rin naman yung clutch lining nyo, pero syempre mas maganda kung mas matagal kayo magpapalit ng clutch lining, di ba? Darating rin naman sa part na papalit na nyo yan, yung pyesa na yan, yung clutch lining nyo. Puputulang kayo ng clutch, papalit na rin kayo yan. So itry ko daw yung engine brake. So hindi ko alam dati yung engine brake. So nararamdaman ko na siya na ganun yung nangyayari, pero hindi ko alam na engine brake pala yung nangyayari na ginagawa ko. So ano nga ba engine brake? So engine brake is tutulungan ka nung makina na bumagal yung motor mo. So di ba ang basic natin is para bumagal yung motor natin is gagamit tayo ng preno, foot brake tsaka hand brake para bumagal. So sabi nila meron daw tips na gano'n, na ang nangyayari is tutulungan ka ng makina mo na bumagal yung motor. So engine brake daw ang tawag doon. Kala ko masama sa makina, although masama siya sa makina, wag daw laging gawin. So ayun guys, iwasan na lang din nating laging gawin kasi ano rin, masama rin, may stress masyado yung makina natin. So eto, hindi naman ako professional, tetestingin ko lang din yung engine brake, papakita ko rin sa inyo. Ayan. So mabilis yung takbo mo. Ayan, para hindi ka masyado mag-brake, magbawas ka na isang gear. So gaganon siya, parang gaganon yung motor mo. So ayun, parang matutulungan kanya na bumagal yung motor mo. Ang kadalasan na ginagamit tong engine brake guys is ayan, for example ganyan, mabilis yung takbo mo, tapos biglang huminto yung nasa harap mo, tapos yung feeling mo na hindi nakakayanin ng brake mo, so kailangan mo siyang gamitan ng engine brake. Makakatikpid ka syempre niya sa brake pad. Ang cost nga lang nun yung sa makina mo, syempre may stress ng konti yung makina mo, pero very useful niyan, maraming gumagawa niyan. Eto, iikot pa tayong isa kasi dito maluwag eh. Eto guys, mabilis ang takbo natin, baba tayo isa. Ayun, parang gumagana siya. Tapos kung hindi pa niya kaya, testing mo isa pa yan. Parang ganun, pero huwag niyo laging gagawin yung ganun, ha. May stress yung makina niyo, pero very useful niya, lalo na kung gipitan na yung preno mo, kung di na kaya talaga. Ibang napansin ng mga tropa, yung mga bad habit, mga tips nila para i-maximize mo yung kakayahan ng Raider 150 mo. Dito pala maganda mag ano yun. So eto guys, eto yung Raider 150 nga pala natin, ha? Tumigil muna ako dito. Mukhang tahimik na lugar dito eh. Kadalasan dyan may mga nagja-jogging. So ito nga yung Raider natin. Di ba sinabi ko sa inyo doon sa nakaraan kong vlog, nung umakyat ako ng Tagaytay, is may agenda ako dito sa motor na to. So ang agenda ko noon ay hindi ko na napakita. Then ito na, papakita ko na lang yung result. Yon yung mags.
So nagpapalit ako ng mags, RB10 yung nilagay ko. So dati yung pinagpipilihan niya, stock yung mags, tapos lalagyan na lang ng decal. Suzuki lang yata yon yung normal. Kasi yung sa Mio i125 ko, yung stock na mags niya is meron ng sticker ng Mio. So ayun yung pinagpipilihan niya kung RB10 ba or mag-decals lang siya doon sa stock niya na mags. So ang napagpilihan niya is tong RB10. So ayos daw, ang ganda ng RB10 sa kanya, saktong-sakto, litaw na litaw yung pagkakulay niya kasi matte black siya, matte black yung variant niya, tapos white yung mags, so litaw na litaw talaga yung kulay. Then yung RB10, yung cost nga pala ng RB10 is 47 yung dalawa na. So automatic yung stock tires ng Raider 150 is tubeless na. So nung nagpalit siya ng mags, ngayon lang siya nagpalagay ng tire sealant. So inabot lahat siya ng 5,000 kasama na yung mags na RB10, then one tire sealant sa isang gulong. Sabi nila medyo mabigat daw yung ganun pagkatigisa kasi kalimitan yung ginagamit nila is isang tire sealant hati na yung dalawang gulong. Pero sabi nila mabigat daw pagkatigis ang gulong. Yung mga accessories nitong motor na to, nabanggit ko na rin noong nakaraan, ulitin ko lang. Dito sa handlebar, yung gold bolts na yan, eto handlebar na to, lahat na yan. Yung lahat na to, 1.6 yung bili niya dyan. Tapos dito sa crankcase is 1.3. Yan yon. Pero dito sa iba, ano na to, yung body bolts niya, ano na lang, konti-konti na lang niya yung binili eh, pero hindi na yan isang set. Tsaka ano ba ibang accessories na meron tayo dito sa Raider 150 natin? Ito, so ito guys, itong bracket na to is GV to. So bracket pa lang niya, nagkakosta siya ng 3,000. Plus yung top box niya na 30 liters is 2,500. So umabot agad ng 5,000 yung kanya. Kaso yung nagpalagay ako sa Mio i125 ko is, yung top box ko is 30 liters din na GV. Pero yung bracket niya, wala daw na bracket sa MIUI 125, di ko lang sure ha. Ayun kasi yung sabi, wala daw bracket na HRB na GV para sa MIUI 125. Meron daw na GV na bracket sa scooter, pang Aerox syempre, tsaka NMAX pwede. Pero yung sa MIUI 125 na kahalin tulad niya is, ang gagamitin daw is yung sa SkyDrive, kaso magwe-welding pa daw. Diba, SkyDrive naman yung medyo kaparehas nung MIUI 125. Pero wala daw GV na ganun. So ang nilagay na bracket sa MIUI 125 ko is Motaro yung tatak. 1-1 lang siya, unlike dito sa 3,000 sa GV, 1-1 lang. Ayan lang muna yung accessories natin. Tsaka eto, mura lang naman tong handle grip natin eh. Mura lang yan. Yan nga lang, umuulan na. Medyo malakas na. So far, ayan pa lang naman yung nagagawa dyan sa Raider 150. Yun pa lang ha, panlabas pa lang yun ha. Pero kasi doon sa iba may nakikita ako, mga nagpapalit din ng shock. Nagpapalit din dito, may nilalagay sila dito. Yan, yung mga kable dyan. Yung mga kable na ganyan, pinapalitan din nila. Pangapantay look na yun eh. So ayun lang yung mga basic na pinapalitan natin sa Raider natin. Well, hindi naman ako gumagastos niyan, yung kapatid ko, siya talaga may-ari niyan. Saka ito, yung dual boss na to, tong horn na to. Kaso dito nilagay sa harap ng radiator eh. So ayan, ayun lang mga nadagdag sa atin. So tara na, umuulan eh. Christmas na Christmas, umuulan. Sayang yung mga bata oh. Mamamas ko pa naman yung mga bata. Well, minsan kadalasan morning glory yung ulan, umaga lang. Pero kasi dito sa part na to, medyo maedilim yung ulap eh. Doon naman sa part na yon, so parang pawala na. Sana mamaya wala na yung ulan para mag-enjoy yung mga bata. Mamamas ko pa sila eh. Yung mga inaanak ko kaya, kamusta na? Hinapin nyo si Ninong. Nakaready naman yung pamasko ko sa inyo eh. Pag hindi nyo ako hinahanap, sorry, next year na ulit. Malay mo, bagdagdagan ko pa yan. Kasi 990 subscriber na ako. So, nung tinignan ko kanina, 990 subscriber na. So, 10 na lang, 1,000 subscriber na ako. Ganong katagal yon? Isang taon? 1,000 subscriber. Well, di ko naman hinahangad yung sobrang laki. Pero maganda rin yung marami subscriber, di ba? Well, actually, ang ano ko naman talaga dito sa pagmamoto vlog is yung ride namin ni Charis, di ba? Kaya rin ako nag-gento. Ang topic ko talaga dapat is yung mga ride namin, yung mga travel namin na nakamotor. So, ayan, kasi syempre, hindi naman kaya lagi mag-ride ng malayoan, di ba? Saka weekend lang yon. So minsan nasisingit ko na yung kung ano yung nagiging issue ng motor natin. Mga issue, mga dapat palitan, mga experience ko, yan.
gaya na sa MIUI 125, mga issue niya, yung mga papalitan, mga dapat gawin, maintenance, mga ganon. Pero dito sa Raider 150, wala pa naman sa ngayon. So far, mga 6 months na tong Raider 150 na to, wala pa naman siya masyadong maintenance na ginagawa. Ano pa lang, puro change oil pa lang, wala pang ginagawa ditong iba. Yan, tsaka tong upgrade-itis na to. Bukod dun wala pa masyadong problema si Raider 150. Unlike dun sa MIUI 125 ko, nagpalit na ako na oil bearing . So ayan guys, yung mga tips na maisishare ko sa inyo about dito sa Raider 150. Tips and hacks. Hindi naman hacks yun . So ayan, konting sharing lang. Tips lang din. Sabi nila tips daw yung ganun, ewan ko na lang din sa ibang Raider user kung ginagawa talaga nila yon, yung engine brake at saka yun dito yung bad habit ko sa Raider 150. So ayan, kung ganyan yung takbo mo, di ba, magbe-brake tendency niya, magbe-brake ka pa, pero mag-engine brake ka naman. Ayan, gaya nun, gumano lang ng konti, so pwede mo pa siya ibaba. Nasa higher gear ka, tapos medyo napapreno ka ng medyo malakas, tapos magbabawas ka ng gear, nasa higher gear ka, tendency pagbawas mo, hindi mo mararamdaman yung engine brake . So ang gagawin mo, magbababa ka pa ng isang gear. Yun, mararamdaman mo yun, na parang hahagok yung motor mo, gagano, susub-sub ka paharap. So yun, engine brake, dalawa yan . Engine brake na preno, tsaka engine brake na sira. Sa inyo na lang kung paano nyo gagamitin or gagawin yung engine brake, kung useful ba sa inyo or palimitan yan pagkagipitan na. Yan, dyan mo gagawin yan, yung hindi nakakayanin ng preno, di ba? Para iwas slide din. Baka dalasan pag mabilis yung takbo tapos nagbe-brake ka, parang medyo dumudulas yung gulong mo. So tulungan mo yung motor mo sa pamamagitan ng makina. So Merry Christmas sa inyo lahat. Kung gusto nyo pang makita yung vlog ko about dito sa Raider 150 and also MIUI 125, don't forget to like, share and subscribe sa Hepe Moto, dahil magsha-share pa ako ng marami sa inyo kung ano pa may experience ko about dito sa dalawang motor na gamit natin. Sana guys nakatulong sa inyo yung sinasabi ko . Ewan ko kung may tulong talaga or pampasira lalo . Pero nasa inyo na yan, binigay ko lang din kayo na idea, MIUI 125 natin. Alright, dyan ka muna . Nilabas ko lang tong si Raider natin. So ayan guys, sana magustuhan nyo yung mga simple tips ko sa inyo. Simple tips nga ba, pero very informative. So ayan guys, susunod na lang ulit. Sana magkita kita pa tayo. Hindi ko na alam kung may ride pa talaga tayo ngayong year . Pero kung wala man ngayong years, malamang kita tayo next year, dahil meron tayong mga bagong pakulo. May bagong pakulo si Hepe Moto guys, abangan nyo next year. So ayan guys, hanggang dito na lang ulit. Ride safe sa lahat, tapos Godspeed. So ayan . Malapit na tayong mag 1K. Salamat sa 990 subscriber kanina nung huling tingin ko. So don't forget to like, share and subscribe sa Hepe Moto. Ride safe, Godspeed. See you sa next ride.